Isang magandang araw po mga kasambuhay. Ngayon po ay ikapito ng Abril 2019. Ito po ang unang linggo ng April, ngunit ito rin po ang ikalimang linggo ng Kwaresma. Kumusta na po kayo? Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. At sa ngalan po ng mga pari, mga brothers, mga seminarista ng aming pong kongregasyon dito po sa Pilipinas at sa Macau, gayon din po sa ngalan ng lahat ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, ang atin pong mission partner, kayo po ay aming inaanyayahan na muling makiisa po sa atin pong mga panalangin at pagninilay ngayon pong ikalimang linggo ng Kwaresma. Of course, hindi po natin makakalimutan ang mga may sakit, lalo-lalo na po yung mga cancer patients, no, na kaibigan ng ating kilala na si Charity, no? Sabi nga niya, Father, mabanggit mo naman sila kasi many of them are with us sa atin pong Sambuhay TV Mass, no? At gayon din po yung mga elderly, mga lolo, mga lola, mga caregivers po ninyo, yun pong ating mga pulis at sundalo na kailangan pong manatili sa kanilang mga kampo, naka-on duty, at gayon din po ang mga sumusubaybay mula sa kanilang mga smartphones na atin pong mga OFWs sa iba't ibang lupalop ng mundo, lalo-lalo na po kayong nandiyan sa Middle East, no? Lahat po ng panalangin ay amin pong ine-embrace ang inyong mga intentions, no? Mula po sa Canada, nais din po nating batiin ang grupo naman ng atin pong kaibigan na si Brother Alex Pideris, and we continue to pray for the eternal repose of Juanito Santos. At gayon din po, we would like to greet and to pray sa iba pang mga members po ng kanyang angkan dyan sa Canada, si Dorothy Santos Merck, si Annie Adorna, Emily at Dante Reyes, Alex at Joy Reyes, si Dr. Joe Adorna Guzman, at si Alicia Adorna at ang kani-kanila pong mga pamilya. And we would like to acknowledge ang ilan pong mga sharings na pumasok sa pamagitan po ng ating YouTube account. Yeah, una po si Vicky Baculanta. Gusto niyang ipanalangin po natin ang kaluluwa ni Renato Espino at Agapito Espino. Si Maria Socorro Fuentes naman, sabi niya, nais niyang isama natin sa misa ang kaluluwa ni Tatay Romualdo at Nanay Mercedes sa kanilang death anniversary. Gayun din po ang kapayapaan ng mundo at ang kagalingan para po kay Claro at lahat ng may sakit. At eternal repose din po, sabi niya, para kay Evangelina Heliodoro at lahat ng mga kaluluwa na nasa purgatorio. Lalo-lalo na daw yung mga nakalimutan na at wala nang nananalangin para sa kanila. Si Jovita Prigo naman, nais niyang ipanalangin natin ang kanyang financial concerns, no? At itong si Revive Technical, yan ang kanyang pagpapakilala sa YouTube, Bless Our Business, kanya. And then si Gisela Palacios, galing po sa Amerika ito, gumigreet lang siya at sabi niya ipanalangin daw natin ang kanyang mga prayer requests. Si Kajawa Babu, yan, nais niyang ipanalangin natin ang kaluluwa ng kanyang mga magulang, si Jose at Sotera Villanueva, at gayon din ang iba't ibang kahilingan ng buong pamilya. Si Evita Cam at si Odunse Edwin, yan, no? Meron ding mga intentions. Si Edwin ay belated birthday intention, no? Si Ana May Tayo at si Marilyn De Los Santos Mondragon. Si Heath Mads, nais niyang ipanalangin natin ang kanyang mga anak at gayon din
ang kanyang sariling pangangailangan ng recovery mula sa stroke. Si Luis Victor Dalisay at Narcisa Glore. Yan. Blessings, guidance, and love, sabi po nila. Si Ronaldo Villanueva, sabi niya, pasama naman po sa panalangin ang nanay ko na si Abelina Villanueva para sa good health, na nawa maging maayos ang kanyang kalusugan, pati na rin ang tatay, asawa, at mga anak ko, gabayan at patnubayang kami, sabi niya, dito sa Riyadh. Sa Riyadh pa itong si Rolando. Si Marjorie Punay, blessings para po sa kanyang wifey, para sa kanyang anak na lalaki na nandyan sa Cebu, para po sa kanyang nanay, mga kapatid, at sabi niya, mga pamangkin. At si Joanna Igaya at Randy Cruz, gayon din po, nagpapadala sila ng kanilang mga mass intentions. Si Randy Cruz ay nandyan po sa Daman, sa Kingdom of Saudi Arabia. At of course, we would like also to pray for another pahabol na intention ni Vicky Bakulanta para naman po kay Elisa Espina, na nawa bigyan siya ng lakas kanya na makayanan ang iba't ibang problema. Binabati nga po pala natin si Doktora Marley Jane Mamawag. Si Doktora Marley Jane Mamawag ay sister po ng ating kaibigan mula sa PLDT dati, no, si Evelyn Del Rosario, si Miss Evelyn Del Rosario. At we'd like to pray for the intentions of Doktora Marley. Nandiyan po siya sa Europe, nagpapakadalubhasa sa stock medicine. Yan. Of course, we greet lahat po ng mga nakaibigan natin sa Holy Land, ang atin pong mga co-pilgrims, no, ang Yellow Group ng October 2018, na kasama po ang ating mga kaibigang pari mula po sa Recoletos, gayon din po sina Geraldine, Grace, si Jane, si Ninyo. Si Ninyo ay palagi kong nakikita dyan sa SM South Mall, no? At of course, belated birthday para po kay Willie Onglao ng Journeys of Faith. We'd like also to greet itong si Marites ng Journeys of Faith at ang mag-anak ni na Chrissy Highland. Ito si Chrissy, naghahanda ng kanyang ano ito eh, ng kanyang kasal. Yan, no? At si Rosebel D at William D, and of course, we would like to greet si Silbet, no? Kaibigan matalik yan ni Father Joy. At si Grace Pulido Tan at Nonoy Tan, na na-meet din po natin at the very gracious host sa atin pong reunions, no? And of course, I'd like also to pray for our long-standing na mga mission partners, ang Masigan Family, Choa Family, Villaruz Family, Arrojado Family, ang Jacob Family, at binabati natin si Mariel Diaz ng Standard Marketing and Trading, at of course, si Alma Gonzalez na napaka-active po niyan dati sa St. Joseph the Worker Prayer Community hanggang sa makapag-migrate ang pamilya sa Los Angeles. And greetings din at prayers para po sa ating mga regular love offerors, no? Si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban, at Leilani Palladio Himotea. Of course, nandito na po tayo sa ikalimang linggo ng Kwaresma. Awa ng Diyos. Sa susunod na linggo po ay maghahanda na tayo para po sa Semana Santa at para sa Easter Triduum. Ngayon, sa ikalimang linggo naman po ng Kwaresma, kung susuyurin po natin at pagninilayan ang atin pong mga pagbasa,
ay makikita po natin dito yung mga elements of renewal. Para po sa akin, napaka-meaningful yung mga bokabularyo na mai-encounter natin sa mga readings po natin for today. Halimbawa, sa atin pong first reading sa Isaiah 43, verse 16 to 21, ang emphasis po ni Isaiah ay open a way. Remember not the events of the past. Consider not the things of long ago. Ayan. So, kung tayo po'y magkakaroon ng renewal, nire-remind sa atin ng first reading po natin sa linggong ito na huwag tayong maging bihag, bilanggo, preso ng atin pong nakalipas. No? Meron yung iba ganyan eh, talagang masyadong naipit sa nakalipas. Hindi makapag-move on. You cannot have renewal kapag we allow ourselves to be overcome by condemnation. Sabi nga nila, yan po yung isa sa mga technique ni Taning na para sa ganun, hindi tayo ma-renew. Yung bang talagang parang linulunod tayo sa nakalipas, sa guilt natin. Of course, it's good to be guilty kasi pwedeng maging bahagi yan ng pagbabalik loob. Pero kung masyado kang guilty na hindi mo ma-open up ang sarili mo sa biyaya, sa pagpapanibago ng Diyos, you always remember the past. Yung po ang sabi ni Isaiah sa first reading natin, hindi pwede magkaroon ng grace of renewal. Sa second reading naman, mula naman sa Apostol San Pablo, Philippians chapter 3, verse 8 to 14, ang sabi po ni St. Paul sa mga favorite community niya sa Philippi, sabi niya, not having any righteousness of my own, but what comes through faith in Christ. Yan. Ano naman po ang inire-remind dito ni Apostol San Pablo? Nang renewal po ay paniniwala sa birtud ng grasya at kagandahang loob. Yan. Kung ang kagandang loob titignan natin, yung sarili lang natin, maaring kapus. Okay? Pero kung nando doon yung paniniwala natin sa kagandahang loob ng Diyos, in spite of who I am, ayan, ako siguro'y kapus, pero ang Diyos ay overflowing, then that becomes a key to renewal para po sa atin. Yung pagbubukas na yan sa grasya at kabutihan ng Diyos. No? Ano man ang aking nakalipas. Yun, di ba? Sabi ni Isaiah, huwag kang masyadong tingin ng tingin sa nakalipas. No? Huwag kang masyadong lingon ng lingon. Pero dinagdagan ito ni Pablo. Sabi niya, maliban dyan, buksan mo sarili mo sa posibilidad ng grasya na nagmumula sa Diyos. Huwag mong bigyan ng limitasyon ang grasya ng Diyos. Yan. And then, yung gospel reading naman po natin mamaya sa misa, ito po yung tinatawag ni San Agustin na encounter between justice and mercy. Yung pong babae na nahuli sa pakikiapid, na kinaladkad sa harap ni Jesus at gusto ng mga tao si Jesus ang humusga, no? Sabi po ni San Agustin, makikita natin kung paanong yung call for justice ay sinalubong ng awa ng Panginoong Jesus. Yan. Pero maliban po diyan, alam niyo po, ang ganda ng sabi ni Jesus. Sabi niya, let the one among you who is without sin be the first to throw a stone. Alam niyo po, habang binabalik-balikan ko yung familiar words na yon ng gospel for this Sunday, ang take ko po dyan ay ganito. Sabi ng Diyos, wag mong tignan yung iba. Mahilig tayong tumingin sa iba eh. No?
Kung hindi, tignan mo yung sarili mo. No? So, he who among you is without sin. Tignan mo sarili mo. No? Kasi, kung minsan, nami-miss out po natin yung opportunity of renewal dahil nga sa ang palagi po nating tinututukan, kinocompare, ay ang buhay ng iba. Hindi. Tignan muna natin ang ating sarili. No? So, napakagandang reminder po yan, lalo-lalo na 1 week away tayo mula po sa Holy Week. No? At sana nga, we again take all the graces, all the time, and all the opportunity that the Lord is giving to us. No? Gamitin po natin upang sa ganon, talagang itong kwaresmang ito ay kwaresma ng pagbibiyaya. Narito na po ang ating banal na misa mula po sa Oratory of Mary Queen of Apostles, Society of St. Paul, 7708 St. Paul Road, San Antonio Village, Makati. Warm greetings to the subscribers of the Sambuhay TV Mass. And we thank all of you for supporting this apostolate of the Society of St. Paul. Kwaresma po na naman. Panahon para tayo ay maghanda para maranasan din natin ang bagong buhay ng Panginoong Hesukristo na ibinabahagi sa atin sa kanyang muling pagkabuhay. Pero walang shortcut po eh. Bago makarating sa muling pagkabuhay, dumadaan po sa 40 araw ng panalangin, pag-aayuno, pagkakawang gawa. Bakit? Para maihanda natin ang ating sarili sa pakikipaglakbay kay Jesus, patungo sa kanyang kalbaryo. Kapag may taong nag-aanyaya sa atin mag-shopping, daming sasama yan. Kakain, ang dami rin sasama. Good time, maraming sasama. Pero kapag ang pupuntahan ay kalbaryo, baka wala nang sumama kay Jesus. Sa katunayan, iniwan siya ng kanyang mga kaibigan. Kailangan ihanda natin ang ating sarili para sumabay, sumunod kay Jesus. At yan ay mangyayari kung hindi na sarili natin, kundi si Jesus ang tuto. Mangyayari yan sa pamamagitan ng panalangin, hindi sarili ang tuto, kundi ang Diyos. Pagkakawang gawa, hindi sarili, kundi ang kapwa. Pag-aayuno, hindi ang sariling hilig, kundi ang pagtitiwala sa Diyos. Yan ang sinabuhay ni Jesus, ganyan din ang paghahanda natin para siya'y makasama. This is Cardinal Chito Tagle from the Archdiocese of Manila. Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. In today's Gospel, Jesus invites us to look into our hearts. His answer to those who would condemn the woman caught in adultery applies to us. He who has no sin be the first to cast a stone.
We may be better off than other people, but not because we are less of a sinner than they. It is because we are not exposed for what we are. But God sees into our hearts and tells us not to condemn easily because we too are in need of forgiveness. My brothers and sisters, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. By your help, we beseech you, Lord our God, may we walk eagerly in that same charity with which, out of love for the world, your Son handed himself over to death. Through our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, who opens a way in the sea and a path in the mighty waters, who leads out chariots and horsemen, a powerful army, till they lie prostrate together, never to rise, snap out and quench like a wick. Remember not the events of the past, the things of long ago, consider not. See, I am doing something new. Now it springs forth, do you not perceive it? In the desert I make a way, in the wasteland, rivers. Wild beasts honor me, jackals and ostriches, for I put water in the desert and rivers in the wasteland for my chosen people to drink, the people whom I formed for myself, that they might announce my praise. The word of the Lord. Thanks be to God. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. When the Lord brought back the captives of Zion, we were like men dreaming. Then our mouth was filled with laughter and our tongue with rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Then they said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are glad indeed. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Restore our fortunes, O Lord, like the torrents in the southern desert, that those that sow in tears shall reap rejoicing. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Although they go forth weeping, carrying the seed to be sown, they shall come back rejoicing, carrying their sheaves. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. A reading from the letter of Paul to the Philippians. Brothers and sisters, I consider everything a loss because of the supreme good of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have accepted the loss of all things, and I consider them so much rubbish, that I may gain Christ and be found in him, not having any righteousness of my own based on the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God, depending on faith to know him and the power of his resurrection and the sharing of his sufferings, by being conformed to his death, if somehow I may attain the resurrection from the dead.
It is not that I have already taken hold of it or have already attained perfect maturity, but I continue my pursuit in hope that I may possess it, since I have indeed been taken possession of by Christ Jesus. Brothers and sisters, I, for my part, do not consider myself to have taken possession. Just one thing, forgetting what lies behind, but straining forward to what lies ahead. I continue my pursuit toward the goal, the prize of God's upward calling in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. O Lord. Jesus went to the Mount of Olives, but early in the morning he arrived again in the temple area, and all the people started coming to him, and he sat down and taught them. Then the scribes and Pharisees brought a woman who had been caught in adultery and made her stand in the middle. They said to him, "Teacher, this woman was caught in the very act of committing adultery. Now in the law, Moses commanded us to stone such women. So what do you say?" They said this to test him so that they could have some charge to bring against him. Jesus bent down and began to write on the ground with his finger. But when they continued asking him, he straightened up and said to them, "Let the one among you who is without sin be the first to throw a stone at her." Again he bent down and wrote on the ground. And in response, they went away one by one, beginning with the elders. So he was left alone with the woman before him. Then Jesus straightened up and said to her, "Woman, where are they? Has no one condemned you?" She replied, "No one, sir." Then Jesus said, "Neither do I condemn you. Go, and from now on, do not sin anymore." Sisters and brothers, my dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ilabati po natin ang ating mga OFWs na nasa mga barko, ang ating mga seamen at mga seawomen na naglalayag. Kamusta na po kayo dyan? Tayo po ay patuloy sa ating biyahe sa panahon ng Kwaresma. Nasa panglimang linggo na po tayo ng Kwaresma at sa susunod na linggo na po ang mga mahal na araw. Kumbaga sa pag-akyat ho sa bundok, tayo ay malapit na sa tuktok, no? Alos abot tanaw na natin. At ang napakinggan po nating ebanghelyo ngayon, kagaya ng nakaraang linggo, ay tungkol sa pagpapatawad ng Diyos. Mga sorpresa ng Diyos. Puntahan po natin muna ang ating first reading mula po kay Prophet Isaiah. Ito pong ating first reading ay isang paalala ng Panginoon sa chosen people, Israel. Sila noon ay bihag sa Babylon. Yung kanilang mga ninuno naging bihag sa Egypt. Palagi nilang silang bihag. Pero kung paanong nakalaya sila mula sa Ehipto, ngayon naman ang sabi ni Prophet Isaiah, lalaya din kayo mula sa pagkabihag nyo sa Babylonia. Huwag kayong masiraan ng loob sapagkat kayo ay lalaya. No? At kayo ay lalakad sa disyerto at makakainom kayo ng malinis na tubig. Ibig sabihin, bagong buhay. No? I am making something new. I am doing something new. Yan. Yan ang pangako ng Panginoon sa kanila. Kaya nga, sabi niya, ay
Kalimutan nyo na yung nakaraan. Remember not the events of the past, the things of long ago, consider not. See, I am doing something new. Diba? Akmang-akma sa biyahin natin sa Kwaresma. Kung nagkasala tayo nung nakaraan, huwag na natin hayaang isumbat pa muli sa atin yon. Kalimutan na natin yon. Gumagawa ang Diyos ng bago. Binabago niya tayo. Kaya huwag na natin hayaang mabuhay tayo doon sa dilim ng ating pagkakasala sa nakalipas. No? Dahil tayo ay pinatawad na ng Diyos. No? Kaya nga, ang ating psalm, kung napansin nyo kanina, Psalm 126, nagsabi sa atin, "The Lord has done great things for us. We are filled with joy." We are filled with joy. Kagaya daw po yan ng mga taong nagsasabog ng buto ng para sa pananim. At tayo daw ay parang mga taong nananaginip. We were like men dreaming, our mouth filled with laughter, and on our tongue with great rejoicing. No, nakita niyo yung tono ng ating salmo, no? Pagsasaya, pagdiriwang, kasi sinosorpresa tayo ng Diyos. Gumagawa siya ng bagong bagay. Kagaya ng pagsosorpresa kay St. Paul na sa ating second reading naman ay sumusulat na sa prison cell siya sa Ephesus. Sumusulat siya sa Christian Church ng Philippi. No? Minsan nagkakamali, sinasabi Philippians, Philippines. No? Ang Philippi, ang mga Christian sa Philippi, ito yung mahal na mahal ni St. Paul. No? At alam nyo, si St. Paul, kahit na siya ay nakakulong, sige-sige pa rin siya ng sulat. No? At ang sabi niya, "Dati marami akong pinagmamalaki para yung mga nakasabit sa aking dibdib na mga medalya, ang aking citizenship bilang Roman, ang aking pagiging bahagi ng chosen people, anak ni Abraham, ang aking pinag-aralan kay Gamaliel, isa sa mga sigang guro noong panahon niya, ang aking faultless at blameless following of every letter, of every law." Yun yung pinagmamalaki ni St. Paul. Pero sabi niya, "Mula nung ako ay nakilala o nakilala ko at inangkin ko si Jesucristo, ako ay binago niya at lahat ng pinagmamalaki kong yon, tapon lahat, I consider them loss." Bali, wala na yon. Ang ginamit pa nga niyang word ay rubbish. Basura. Parang napaka-tame ng dating sa atin. Pero yung mga nag-aral ng Bible, inaral nila yung original word na ginamit. Ang katumbas pala noon, excuse me po, sa mga kumakain ngayon, no, ay walang iba kung hindi dumi. Kung hindi lang dumi ng dahon o papel o basura, balat ng kung ano man, kung hindi dumi ng tao. Yun para kay St. Paul, yung mga dating pinamamarangyan niya, pinagmamalaki niya sa buhay, sabi niya, "I consider everything rubbish." Kasi isa lang sa kanya ang mahalaga ngayon. Nakilala niya at nakilala siya ni Jesus Christ. No? Hindi raw niya sinasabing, "I already possess Him." Sa puntong ito, ha, kahit malapit na siyang patayin, "I do not consider that I already possess Him." Partial pa lang. Kasi kapag tayo ay siguro malapit na tayong kunin ng Panginoon at talagang masasabi nating nakasunod tayo sa Kanya, yun na ang full knowledge. At talagang siguro sasabog tayo sa kaligayahan dahil nakilala natin ng Panginoon at alam nating kilala niya tayo. At sa kanila kasi kapag sinabing kilala, hindi lang dito eh. Kung hindi buong pagkatao. Meron kayong malalim na ugnayan kahit hindi kayo mag-usap. No? Basta nariyan lang kayo, magkasama lang kayo. Sa atin pong gospel, meron na namang isang sorpresa ang Diyos. No? Isang sorpresa na medyo hindi kinasaya ng maraming tao. No? Ito nga hong gospel na ito nung una, ayaw nilang isama doon sa aaprobahan na magiging bahagi ng Bible. Sabi ng iba, "Naku, kapag isinama natin yan, baka sasabihin si Jesus Christ, napaka-lenient.
masyado siyang maluwag sa mga makasalanan. Eh siguro, iniisip ng mga taong yun, hirap na nga tayo magpatino sa mga tao dito, tapos iyan pa yung ipangangalanda ka ninyo. Akalain ninyo, pinakawalan lang basta ay nahuling nangalunya, nakikiapid sa isang lalaking hindi naman niya asawa. A woman caught in adultery. Nakakapagtaka naman, yung babae lang nung panahon ni Jesus ang kinakaladkad. Eh ang adultery, dalawa silang dapat may kasalanan. Di ba? Nasaan yung lalaki? Eh kasi nga, macho society. No? Iyon lang ang pwedeng magkasala, yung babae. Di ba nga, second class citizen sila, no? At itong babaeng ito ay ginamit nila eh. Ito yung malungkot. Ginamit nila para si Jesus ay isiluin, itrap. Wala naman talaga silang pakialam kung dapat bang parusahan yung babae o hindi. Narinig natin sa ating first reading, maswerte lang tayo pare-pareho kasi hindi tayo nahuhuli. Pero lahat tayo mga makasalanan. No? Ang sabi, maaaring hindi parehong kasalanan, pero ang sabi ay sa harap ng Diyos, alam niya, meron tayong kailangang ihingin ng tawad. No? Pero itong babaeng ito, talagang minanmanan, minatsyagan, at talagang kinaladkad sa harapan ng maraming tao. Yun na lang eh. Parusa na yun eh. Hindi na kailangan yung mga bato na matatalim na bato kasi yun ang parusa sa kanila noon. Bawat isa bibigyan ng matatalim na bato at pag siya'y napatunayan nagkasala, babatuhin natin siya hanggang sa magkalasog-lasog ang kanyang katawan at mamatay. Napakalagim ng pagpaparusa sa kanila noong panahong yun. Napakalagim. Eh si Jesus, alam niya kung ano yung nangyayari sa paligid. Alam niya lahat yun. Alam niya kung paano tiniktikan yung babae. Alam niya kung paano ginamit lang yung babae para siluin siya. Nandun lang siya. Drawing sa lupa. Ito lang yung pagkakataon sa Bible, makikita nyo na nag-drawing si Jesus. Artist din pala si Jesus Christ. No? Hindi natin alam kung ano din drawing doon. No? Una, drawing siya, kasarita sila, hindi niya pinapansin. Pero nung nangulit, no? Drawing, kung sabi niya, sinabi sa kanya, ito po, nahuli namin ang angalo niya. Ang ginawa ni Jesus, bumalik siya, nag-drawing pa uli siya. At nung siya'y kulitin pa uli, sinabi niya, sino man sa inyo walang pagkakasala, siyang unang bumato. At alam niyo, mula doon sa pinakamay edad, yun ang unang nag-alisan. Umalis. Ano kaya yung sinulat doon? Siguro yung mga kasalanan ng mga nando doon, no? Nung binasa nila, ay, kasalanan ko yun, malis na. One by one, umalis. Eh kasi nga, kinakailangan unang-una yung mga mas nakatatanda ang kailangang umusisa sa kanilang budhi. Tayo ba ay nagkakasala? No? Kasi kalimitan yung mga may edad na, mga otoridad, sila pa yung sanay na sanay humawak ng bato, mag-akusa sa iba. No? Dahil pakiramdam nila sila ang guardians of morality. Yan. No? Ingat kayo. No? Kasi ito, panawagan sa atin lahat ni Jesus. No? Lahat umalis. Ibig sabihin, lahat nagkasala. Maliban kay Jesus. At sabi ni St. Augustine, in the end, there were only two, misera and misericordia. Yung babaeng miserable at yung awa, the mercy. Walang iba kung hindi si Jesus Christ, divine mercy. Parang pelikula. Noong nag-zoom yung camera dun sa dalawa, dalawa na lang silang naiwan. At ang sabi ni Jesus sa babae, has no one condemned you? No one, sir. Neither do I condemn you. But from now on, go and sin no more. Tandaan natin, hindi sinabi ni Jesus na, oh, okay lang yan. Kasala ka uli. Okay lang yan. Tal naman eh. Merciful naman ng aking Father. No.
sinabi niya, pinangalanan niya kung ano yung ginawa niya. Sin. Go and sin no more. Remember not the things of the past. Sabi sa ating first reading, kalimutan mo na yon. Kailangan pasulong ang ating paglalakbay. Hindi rin sinabi ni Jesus na, ngayon ha, pinapatawad kita, pero sa susunod, hindi na kita patatawarin. Walang ganon. Ito, pinapakita sa atin the very nature of Jesus Christ, the very nature of God. Mercy, divine mercy. Kahit kailan, kahit anuman ang nagawa natin, kapag umarap tayo sa Kanya tumingin ng patawad, ang sasabihin pa rin ng Panginoon, pinapatawad kita. Basta bukal sa ating kalooban. Kaya, ngayon po na tayo ay nasa parang bisperas, kasi next week ay Holy Week na, inihikayat po tayong lahat ng ating inang simbahan na sana pakinabangan natin yung sakramento ng kumpisal. Eh, kahit na ho, maraming pila ang mga pare nakalaan ngayon para makinig ng kumpisal ng mga tao. Kasi alam naman namin na isa yan sa aming tungkulin. Kaya po sa mga parokya, sa mga kumpisalang bayan na magaganap sa mga panahong ito, sana po huwag nyo ipagwalang bahala. Kasi kung tayo ay mahilig maglinis ng ating bahay, ng ating kwarto, ng opisina, kailangan din linisin natin yung ating spiritual na kalagayan para magita yung brand new. At sabi nga ni St. Paul sa ating second reading o ng ating Panginoon sa ating first reading, "Behold, I am making everything new." Sana maging tayo yung bagong nilalang na yon pagpatak ng Linggo ng Muling Pagkabuhay. Tumayo po tayo para sa ating panalangin, para sa ating pananampalataya. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come again to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us humbly pray to God our Father to forgive us our sins and help us to forgive and to love those who have sinned against us. Full of confidence, we pray, Lord our Savior, listen to our prayer. Lord our Savior, listen to our prayer. To the world whose sense of sin is weakened, may the Church and her leaders expose the gravity of sin and at the same time proclaim that God's mercy is greater than any sin. We pray. Lord, our Savior, listen to our prayer. May the mercy of God touch the hearts and minds of government and civil leaders so that they may extend the merciful hands of Jesus to the unborn, the stranger, and the sinner. We pray. Lord, our Savior, listen to our prayer. May media practitioners have respect for the dignity and good name of the human person, even as they cover events and help expose corruption and wrongdoing in our society, we pray. Lord, our Savior, listen to our prayer. May couples strive to be faithful to the marriage vows they made before God and His Church, so that their families may be spared from the evil of adultery and divorce, we pray. Lord, our Savior, listen to our prayer. May election campaigns focus more on the program of good governance and may everyone avoid mudslinging and character assassination, we pray. Lord, our Savior, listen to our prayer. As we prepare for the commemoration of the Paschal Mystery of Christ, may we be attuned to deep prayer, silence, sharing, understanding, and forgiveness, we pray. Lord, our Savior, listen to our prayer. Father of mercy, hear the prayers of your people,
Strengthen us to avoid sin, to rise each time we fall. We ask this in the name of Jesus, our Lord. Brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Hear us, Almighty God, and having instilled in your servants the teachings of the Christian faith, graciously purify them by the working of these sacrifice. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord Holy Father, Almighty and Eternal God. For you have given your children a sacred time for the renewing and purifying of their hearts, that freed from disordered affections, they may so deal with the things of this passing world as to hold rather to the things that eternally endure. And so with the angels and saints we praise you, as without end we acclaim. Indeed, holy, O Lord, the fount of all holiness, make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
the mystery of faith. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Luis Antonio, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her beloved spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the peace of Christ. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Have mercy, O Lord.
Jesus, who is rich in mercy, he takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to partake in this holy banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us to everlasting life. Amen. Prayer during communion. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart, detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right because our Creator has everything in His hands. Share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and Mary be our mother too. Amen. Let us pray. We pray, Almighty God, that we may always be counted among the members of Christ, on whose body and blood we have communion, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Please bow your head and pray for God's blessings. Bless, O Lord, your people who long for the gift of your mercy, and grant that what at your prompting they desire they may receive by your generous gift, through Christ our Lord. Amen. May the blessings of the Lord be upon you, the blessings of the Father and the Son, and may the Spirit of God, the Spirit of love, be with you all the way. May Almighty God bless you all, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Lord is God of compassion. Go and be compassionate to one another. Thanks be to God. Dadako ho tayo ngayon sa patuloy po nating katekismo about Gaudete et Exultate. Yan po yung
pamagat ng apostolic exhortation ni Pope Francis na tumutukoy tungkol sa kabanalan sa atin pong kapanahunan. And sabi ko nga sa inyo, tayo po'y papalapit ng papalapit sa pagtatapos. O, tatapusin na nga po natin itong apostolic exhortation ngayong araw na ito. At pinag-uusapan nga natin, ang holiness ay spiritual combat, pakikipagtagisan sa iba't ibang espiritu. Kaya kailangan ng discernment. Ngayon, dito po sa pagtatapos ni Pope Francis, sabi niya, ang discernment, kailangan you speak with the Lord. Ayan, no? Kausapin mo ang Panginoon. At ito po ang pinakamahalagang ibig sabihin ng pananalangin. When you pray not only to ask God, when you pray not only to praise God, but when you pray in order to speak to God about what is His will. Ano ang kalooban niya? Ano ang kagustuhan niya? No? Sa Our Father, yan po ang isa sa mga mahalagang sinasabi natin. Your kingdom come, O Lord. Your will be done on earth. No? So, sabi ni Pope Francis, bahagi ng discernment, yung ating pananalangin na ipakita sa atin ng Diyos, ipaliwanag sa atin ng Diyos kung ano ang kanyang saloobin sa mga kaganapan na pinagdadaanan po natin sa buhay. Kasi totoo po yun, if God will not reveal Himself, eh medyo mahihirapan po tayo kung tayo lamang sa ating sariling sikap at tiyaga ang pipilit na tumingin sa kagustuhan ng Diyos sa buhay natin. And Pope Francis also speaks about the importance of the attitude of listening, pakikinig. Kung ikaw ay nananalangin, Lord, ipakita mo sa akin yung kalooban mo, pakinggan mo rin. Ano yung pwedeng pahiwatig ng Panginoon? Paano pwedeng magpahiwatig si God about yung kalooban niya sa atin? Sa paragraph 173, sabi po ni Pope Francis, unang-una, pwedeng gamitin ng Diyos ang gospel. Yung mismong ebanghelyo, binabasa natin, meron tayong nakita doon na kakaibang striking point para sa atin. Pwedeng ganon. O, sabi ni Pope Francis, pwede rin naman na God talks to us in prayer by means of the magisterium. O, balikan mo, ano ba yung mga pangaral ng simbahan tungkol sa sitwasyon na pinagdadaanan ko? Halimbawa, no, ha? So, ano ba ang malinaw na moral principle ng magisterium ng simbahan bilang tagapagturo ng katotohanan? And then, sabi ni Pope Francis, look at the treasury of the church, yung yaman, yaman ng katuruan, yaman ng doktrina ng simbahan. So, kung tayo po sabi natin, ang simbahan ay katawan ni Kristo, ibig sabihin, nangungusap din ang Diyos sa pamagitan ng iba't ibang turo ng simbahan. So that is also another way by which we can be helped in holiness by listening to the Lord talking from the church. Naalala ko pa yung isa pong gospel reading ko saan. Sabi doon, nangaral si Jesus habang nakaupo sa bangka ni Pedro. Di ba? So yung bangka ni Pedro na yon, yun po ay simbolismo ng simbahan. Now, ang essential, sabi po ni Pope Francis, discernment is understanding God's patience and God's timetable. Ganda nun, ano? God's patience and God's timetable. Ang Diyos po ay hindi po pwedeng madaliin. No? May sarili siyang timetable. May sarili siyang pagpapahiwatig ng kanyang kagustuhan. Kaya kailangan nandun din yung openness natin na yan to the patience of the Lord. And really, discovering more and more
ano ba yung misyon na ini-entrust sa atin ng Diyos. But another reminder ni Pope Francis sa pagtatapos po ng kanyang apostolic exhortation about holiness today, sabi niya, kung nagdi-discern tayo kung ano yung pahiwatig ng Diyos sa buhay natin, paragraph 175, sabi niya, no areas of our life can be off limits. Yan. Kapag pinag-usapan ng Diyos, walang bahagi ng buhay po natin ang off-limits. Lahat yan pwedeng pakialaman ng Diyos. Kaya nga, hingin natin yung paggabay sa atin ng Espiritu Santo sa lahat ng bagay. Okay? So, sa ngalan po ng production staff, si Father Resty de la Peña at lahat ng kanyang mga kasama sa St. Paul Audiovisuals, kayo naman po ay aming inaanyayahan na maging mission partner. Sa panong paraan? Number one, you can be a mission partner just by making known. Pakilala po ninyo itong ating apostoladong Sambuhay TV Mass at Sambuhay Daily Mass. Nasa screen po natin ang atin pong mga Facebook account, YouTube account, at gayon din po ang cable channels ng TV Maria na ginagamit po natin linggo-linggo. Ipakilala po nito sa inyong mga kaibigan, sa Pilipinas, o lalo-lalo na po dyan sa abroad, no? Na alam po natin, nangungulila ang maraming Pilipino na may connect sila sa atin po kahit na nasa ibang bansa. Pangalawa, you can be a mission partner, of course, by supporting our apostolate, and that you can do by sharing us your blessings. Kaya po, nasa screen po natin ang ating mga account numbers. No? You can also be a mission partner by, of course, texting us ng inyo pong mga mass intentions at ng inyong mga short messages, at nasa screen po natin ang ating dedicated text number. Ngayon po, ang ating closing prayer mula kay Blessed James Alberione to spend the week well. My dear and sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Bless my thoughts, affections, words, and actions, that I may always please you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. Amen.